pabayaan ko lang. Nahiyaan ko lang. Sige, let it flow, let it go, go. Kaya ko lang. Ayaan pa siya niya. Hindi ko tinatapos yung service. Kahit yung iba, naiinip na. Anong, ang tagal naman ito. Hindi pa matapos. Sabi, hanggang alasiko, alasiko yung medyo, hindi pa tapos. Hindi, gusto ko na umuwi. Eh, di umuwi ka na. Ayaw umiiyak, pabayaan ko lang, sir, yan. Diba? Ayaan pa siya lang maglupas sa inyan. Diba sabi nga ni Sister Tonette kanina, tuwing after ko, lapit siya naglapit dito. Iyak siya ng iyak kasi yung buong pamilya niya wala pa sa Panginoon. Pero ngayon yung buong pamilya niya nasa Panginoon na. Yung isang anak niya kumakanta na. Amen! Kung baka isang araw, magulat ka. Yung asawa ni Sister Tonette, dalawang anak na lalaki, mag-special number. O, oh, diba? Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Oh. Amen! Kaya, patuloy tayong mag-evangelize. Lagi mo sinasabi sa mga kapatiran. Yung mga sasakyan ninyo, ipagamit nyo yan kada Sunday. Sunduin nyo sila, manundong kayo. Lagi ko sinasabi sa mga kapatiran, pag walang pamasahe, sagot namin ang pamasahe ninyo. Totoo po. Pag walang pamasahe, sagot ng medyas ang pamasahe ninyo. Pag walang panggasolina, sagot ng medyas ang panggasolina ninyo. Sagot yan. Kung gusto nyo, pati merienda, sasagutin. Maka-attend lang kayo. Totoo po yun. Lahat ng pera, nilalabas natin yan. Lahat ng offering natin, nilalabas natin yan. Mula sa tao, para sa bulsa ng lingkod ng Diyos. Amen? Hindi. Mula sa tao, para sa tao. Ilabas natin yan. Diba? Nakita ninyo nung nag-anniversary natin ng radio, yung presidente ng cerebral palsy, binigyan natin ng puhunan para makapaghanap buhay. Yung mga nagdaang bagyo, namigay tayo ng relief goods para sa marami. At itong nakaraan natin, alam nyo ba, ang sasabihin ko na sa inyo, nag-release po kami ng 15,000 pesos, more than 15,000, para ang isang kapatid sa Nueva Ecija ay suportahan siya at ang kanyang tatlong anak. Siya nakakaaway ang tatlong anak niya eh. Nung camp, lagi sunod sa akin, Pastor, bless ng bless. Naawa ako. Kinausap yung mga kapatid, yung pera ng Ministry of Compassion, Love in Action, i-release, ibigay sa kapatid na iyan. 15,000 plus, binigay namin sa kanya. O, magsimula ka. Amen po ba? Kaya ang church po ay hindi lamang po nangungulekta. Ang lahat ng kinokolekta ay tinutulong po natin kung sino po ang nangangailangan. Amen? Actually, dapat meron na itong rubber paint eh. Kaya lang yung gagawa, nagkatrabaho. At kung mapapansin ninyo, yung church natin, paayos na ayos, paganda ng paganda. At by February, may air condition sa likuran, lahat yan, papalitan natin ng bago lahat yan. Amen? Itong nasa harapan lang ang hindi papalitan. Amen? Kasi bago na ito. Lahat papalitan natin ng bago yan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya po, ang ulit ko sinasabi sa mga kapatiran, sagot ng church ang pamasahin ninyo. Kaya sisigapin nyo, pagdadalo kayo, pag-aamit yung mga sasakyan ninyo, huwag kayong matakot na ang mga sasakyan ninyo ay nanaluluma. Papalitan ng Diyos yan. Mas maganda pa. Huwag kayong manghinayang sa mga binibigay ninyo. Papalitan ng Diyos yan. Amen po ba? No? Sunduin sila, libre sila. Huwag natin sabihin, oh Lord, mauubos yung pera namin. Alam mo, hindi nauubos ang pera natin. Amen. Meron tayong unlimited God. Amen? At naka-unli tayo. Naka-unli tayo. Open heaven tayo. Glory to God. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ano po nung nakaraan, sabi ni Joshua pa, sabi niya, merong letter. Kasi hinihingian tayo ng support ng eskwelahan. Eh sabi ko nga sa kanila, hindi naman kami mayaman. By paint lang ang papa ko. Bakit ba kami hinihingian nyo ng support? No? Eh siguro natulogan nila na meron kaming only God. Alam niyo, hindi kayo maniniwala. Nag-e-exam sila Diyos.
Sabi ng teacher niya, Joshua, sa birthday ni Papa mo, exam yun ha, Joshua, sa birthday ni Papa mo, sabihin mo, imbitahan ako. Sabi ni Joshua, yes ma'am, kasi ma'am, last year, hindi ko pa kayo teacher eh. Pero papapaimbitahan ko na po kayo. Isipin mo ha, last year pa yun, mga December yun, kailan ba exam nila? Na nakaraan? Kailan ba sila nag-exam doon? Last year? Last year pa yun ha? Isipin mo, Mayo pa exam ko, Mayo pa ang birthday ko. Alam na nila na marami kong handa sa birthday ko. Alam na nila, excited na sila. Pastora, ngayon pa lang, maghanap ka na ng magandang restaurant ha? Maghanap ka na ng magandang restaurant kayo pa lang. Ay mamahalin, babayaran natin yan. Inis na mo na lahat ng mga iimbitahan. Alam mo, si Brother Eric, alam niya yan, no? Si Brother Eric. Alam mo, dun sa school ng mga, sa school ng anak ko, kilala kami ron. Kasi kahit papaano, nagbibigay kami ng mga love gifts sa mga regalo ron. Yes! Sabi ng mga janitor, ng mga guard, hindi kami nalilimutan ni Pastor. Actually, nakakalimot ako. Si Lord lang hindi nakakalimot. Pero alam niyo ba, yung mga binibigay kong regalo sa kanila, may mga kasamang DVD. Upang sa ganoon, baligtas sila, upang sa ganoon, makapagpatuloy sila kay Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Anong trabaho ng panyo? Anong trabaho ng panyo? Matanong ko kayo bago tayo magwakas. Anong trabaho ng panyo? Pamunas. Pamunas ng ano? Ng pawis. Na ano pa? Ng dumi. Ano pa? Ng luha. Ano pa? Ng sipon. Diba? Pag hindi mo kailangan ng panyo, ano na ganun ginagawa mo sa panyo? Wala. Nasa isang tabi lang. Hindi mo siya kailangan eh. Diba? Tama po ba? Amen po ba? Minsan, listen very carefully, dapat maging panyo tayo. Pakanasahin natin maging panyo. Kahit na kung magka minsan, nakatabi ka lang dahil hindi ka nila kailangan, pabayaan mo na. Hindi ka nila pinapansin, pabayaan mo na. Pero, pagkailangan ka na nila, siguradong sagrado, sa iyo ang takbo nila, kasi panyo ka. Amen! Sabihin mo, gusto kong maging panyo. Nasaan yung panyo? Ayan, nasa likuran, no? Hindi napapansin. Hindi naman naka-display yan eh. Nandito lang yan eh. Hindi napapansin yan. Hindi nakikita. Inuupuan pa yan, no? Minsan, lulukotin mo lang. Ganyan mo lang. O, diba? Eh, ahagis mo na yan. Parang, nasabihin mo, parang wala akong silbi. Pero, minsan, ganito nga eh, kung kailan lang nila kailangan ako, saka lang nila ako naaalala. Diba? Panyo. Pero alam mo ba, masarap ang maging panyo. Sapagkat sa oras ng pangangailangan nila, hindi ka nila malilimutan. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Kaya pag may tinanong ka, sino-sino ang mga best friend mo? Sabihin mo, si Panyo. Kasi si Panyo, hindi ako iniiwan. Laging nandyan si Panyo. Kahit kung magkamit, hindi ko siya malaban, nandyan si Panyo. Amen po ba? Amen. Glory to God. So, ituloy natin ang pagbasa. Anong sabi nga noon? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator. No? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator. Yeah. Ito ang dapat mong gawin. Pag dumaraan ka sa mga pagsubok ng buhay, pag dumaraan ka sa mga laban ng buhay, may mga nang-aalipusta sa'yo, merong umi-insulto sa'yo, ito ang sagot mo. Ready na kayo? Bahala na si Lord.
Ganun na lang. Huwag mo sabihin, bahala na si Batman. What? Sabihin mo, bahala na si Lord. May mga problema ng buhay, bahala na si Lord yan. Kaya mo na yan. Ang daming bayarin, bahala na si Lord. Kung nagkasala na naman siya, bahala na si Lord yan. Iniwan ako, iniwan niya ako, bahala na si Lord yan. Alam naman ni Lord lahat eh. Nakikita naman naman ni Lord lahat yan eh. God can fix it. Parang, alam mo, si Joseph, tuwing uuwi ako ng bahay, minsan pagod na ako. Pagod na ako. Minsan inaantong, minsan gutom. Gusto kong magpahinga. Alam mo si Joseph, tatakbo sa akin yan. Papa, wala pa akong baon. Papa, kailangan ko ng ganito. Papa, kailangan ko ng ganito. Papa, alam mo, puro problema. Minsan inaamin ko, nagkakamali ako, napapagsabihan ko siya. Pero alam niyo, hindi ko dapat siya pagsabihan. Kundi dapat matuwa ako. Kasi malaki ang paniniwala niya sa akin. Amen! 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 Na yung mga problema sinasabi niya sa akin, kayang-kaya ko! Joseph! Sorry ha, kung mag-amis, hindi kita naiintindihan. Kaya minsan, may assignment si Joshua. Sabi niya, kailangan namin ng mga superhero sa eskwelahan eh. Sino-sino ba ang mga superhero na kilala ninyo? Sumagot si Joseph, si Papa! Superhero yan! Kaya, minsan, ako talaga may pagkukulang ako sa mga anak ko eh. Kasi minsan, totoo, uwi ako ng bahay, napapagod ako talaga, inaanto. Lalo na, mag-50 na ako next year. Aminin ko na yung lakas ko nung nakaraan, hindi na medyo ano na, ang dami na nga, marami na i-balance. Although, do I look like only 32? Pero I will turn 50 next year. Kaya, at ito, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Ipaalam nyo to pati sa mga bata. Sa darating na birthday ko ng May 16, 50 years old na ako. Lahat ng mga bata, nakikinig ka, King, magsusobre ka ha, ang pinakamababang ibibigay mo sa akin, 50 pesos. Kasi 50 years old na ako eh. Pwedeng 500, pwedeng 5,000. Pwedeng 50,000, pero pinakamababa, 50 ha. Okay, sabihin lang sa children ministry. Kaya lahat kayo, sa darating na birthday ko, ano, pwede kayong magbigay ng house and lot, ng kotse, pero magsusobre kayo. Pagbata, pinakamababa, 50. Pagmatanda, pinakamababa, 500. Ikaw, bata ka pa? Ay, hindi na, 500. Nakikinig ka ba kayo? Kasi 50, di ba? 50, o dapat, 50. Bata ka, 50, 50. Pero pag may edad ka na, 500. Mag-ipon na kayo ngayon. Amen. Amen po ba? At malapit na yung camp natin. Gusto kong kumuha ng isang lugar na bagamat malayo pero maganda. So mag-ipon-ipon na kayo. Mag-ipon-ipon na kayo. Nababayaran nga natin yung malaking tuition fee ng eskwelahan, di ba? Nababayaran nga natin yung mga camp ng eskwelahan, ng field trip ng eskwelahan. How much more yung camp meeting natin? Kaya mag-ipon-ipon na. Ngayon pa lang, mag-asikaso na kung saan tayo magandang campsite na napupuntahan natin. Amen po ba? Huwag natin isipin na, ay, gastos na naman yan, sa kukunin yan. Ito ang sabihin mo, bahala ang Diyos niya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bahala si Lord niya. Oo. Hindi niyo ba napapansin eh, gastos na, another gastos pa ulit. Hindi niyo napapansin. Pero hindi nyo ba na namamalayan eh, pinapataas ng Diyos ang inyong pananampalataya at pinapalaki ng Diyos ang inyong mga pagpapala. Kaya ang sabi ng Biblia, bago tayo magwakas, so then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator. Kaya pag dumarating mga problema, mga pagsubok laban ng buhay, itong sabihin mo, alam ng Diyos ang lahat na iyan. Nakikita ng Diyos yan, mahala ang Diyos ang pag-solve sa lahat ng mga problema ngayon. Amen? Kaya meron ang kante. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may ginagawa ang Diyos.
Alam kong may ginawa na ang Diyos. So, ang ibig sabihin, lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng laban ng buhay na ating kinakaharap, kayang-kayang lutasin ng Diyos lahat yan. Kaya alam mo, ang kailangan ng mundo ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam mo, dapat talaga wala tayong tigil ng pag-i-evangelize. Wala tayong tigil ng pag-i-evangelize. Kaya nga, alam mo, minsan, lahat ng mga... Ito gagawin ko to eh, kasi tapat ako sa mga pangako ko eh. Sa lahat ng pangarap ko, tutuparin ko lahat yan eh. Isang araw, lahat ng mga street children yan, ng mga namamalimos, lahat ng mga pulubir yan, isang araw, igagather ko lahat yan, isasakay ko lahat sa sasakyan yan eh. Dadaling ko yan sa pinakamahal na kainan. Yes! Nasabihin ko sa mga waiter, waiter! Paglingkuran mo kami! Sir, mababaho yan sir, di maaayos yan, nilalabas yung taki 1,000 ko. Bigay mo sa amin ng magandang upuan. Yes, this is true! Bigay mo sa amin ng magagandang upuan. Paupuin mo lahat ng mga kasama ko, lalabas sa taki 1,000 ko. Bibigyan kita ng tip. Yes! Diba? Ganun ang totoong Kristiyano. Alam mo, yung ikaw ay nagbibigay ka, gusto mong tumanggap? Hindi Kristiyanismo yun, negosyante yun. Negosyante ang tawag doon. Pabinagyan kita, magbigay ka sa akin, mas malaki ha. Negosyante ang tawag doon. Pero ang sabi ng Biblia, kung tutulong ka, yung mga tao, hindi ka nila kayang tulungan. Yes. Kaya nga minsan, di pumarating sa sasakyan namin, may nagpapa-atras. Binabutan ko yung nagpapa-atras, sabi ni Diyos, paan laki ng binigay mo? Kasi ganyan din ang trabaho ko noong unang panahon. Dati rin ako nagpapa-atras. Yan, sumpang. Dati rin. Dati rin ang minatawag ng taxi. Lahat yan, naranasan ko yun. Amen po ba? Tapos habang kami kumakain ng mga mahihirap, mga mababaho, dali ko kaya sa Buffet 101 sa May Robinson's Magnolia. 1,150 yata per plate dun eh. Doon kasi nadalil. No? Or, pwede na yun. International Gucci mo. Sa Robinson's Magnolia, yan, ano yung Robinson's Magnolia? Sa May Broadway, malapit sa Broadway, sa Gilmore. Pero bago dyan eh, Buffet 101, dyan kami kumain noong nakaraan eh. Delivery lang kami. Ang per plato dyan, 1,050 yata or 1,150 international. Siguro mabibless yung mga, di ba? Yung mga imitahan ko, no? Siguro, pero meron na nasa upuan, lingkod ng Diyos, bago mo sila imitahan kami na muna. O sige, unahin mo ngayon. Glory to God. Praise God. Kaya alam nyo, makakaasa kayo, lahat ng mga times yung offerings natin, walang itatabi, walang itatago para mabulok. Gagamitin natin yan to win the world and to touch and to bless the world. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. At dito na tayo magbawakas. So then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. And continue to do good. Guhitan mo yan. Continue to do good. Hindi sinabi ng Bible, hindi sinabi ni Apostle Peter, hindi sinabi ng Diyos, dumaraan ka sa pagsubok, pumatras ka na. Hindi. Ang sabi ng Bible, dumaraan ka sa pagsubok ng buhay, magpatuloy ka pa rin na gumawa ng mabuti. Huwag kang susuko, huwag kang aatras. Amen? Huwag kang susuko, huwag kang aatras. Ano mang pagsubok ng buhay na dinaraanan natin ngayon, huwag tayong sumuko, huwag tayong umatras. Kaya natin yan.
na matutulungan tayo ng Diyos. Ordinaryo lang yan. Lahat dumaraan sa pagsubok ng buhay. Pagkatapos ng pagsubok ng buhay, the best na pagpapala ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At habang tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay, huwag tayo mamatras. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Amen? Ang lahat ay tumayo sa klit. Habang tayong lahat ay nakayokot, nakapikit, ilagay mo sa puso mo, hindi ka susuko, hindi ka atras. Yes. Magpapatuloy ka bilang Kristiyano, magpapatuloy ka bilang naglilingkod kay Kristo. Hindi mo ibibitawan ang mga matataas mong mga pangarap. But of course, ay tataasan mo pa ang iyong matataas na mga pangarap. You know, the words in need of apostolic message. Sapagkat kung magkaminsan, yung tumanas ka ng pagsubok, gusto mo nang gumibak. Pero ang mga apostolic message na kagaya ng may mensahe ni Apostle Paul, don't give up.